Hi, good morning, good afternoon, and good evening sa mga kapwa ko OFWs, ang sulok ng mundo. Mabuhay tayong lahat. Ayan. So, nakita niyo, basa pa yung buho ko kasi magba-Brazilian treatment tayo ngayong gabi. So, meron na itong pang-Brazilian tsaka bowl. Ayan. Tuturo ko sa inyo guys kung paano gamitin yung Brazilian kasi merong iba na hindi alam kung paano gamitin to. Ituturo ko sa inyo ngayon. So, dapat pag nag-Brazilian treatment tayo, medyo basa yung hair natin para madali siyang i-apply. Saka ma-scatter natin ng maayos. So, ang gagamitin natin is bowl. Kuha lang tayo ng konti. Itong treatment na to, hiningi ko lang to sa kaibigan ko. Itatrabaho sa salon. Kasi mahal yung ganito eh. So, lagay tayo mga ganyan ng siguro karami. Actually, puno na to guys. Naubos ko na. Kasi dati yung buho ko dry na dry yan. Tapos, frizzy na nasunog. So, lagi ko siyang tinitreatment ng Brazilian para bumalik siya sa dati. Kasi hanggang dito yung buho ko. Tapos, nung pinariband ko, tsaka pinakulayan, ang ginamit pala sa akin is bleach. So, nag-dry yung buho ko. So, dapat pag nagpariband tayo, hindi yun sinasabay sa pag-bleach. Kaya dapat alam natin yun. Kasi minsan yung mga salon, ino-offer nila lahat na which is hindi pala dapat. So sila, ino-offer nila lahat na hindi pala pwedeng isabay-sabay yung isang treatment na yun. Kung magpa-Brazilian, ay kung magpa-reband ka, reband lang dapat. Saka color, hindi yun dapat sinasabay yung bleaching kasi masusunog yung buhok or mag-freeze siya. Lalo na yung buhok mo is, kagaya sa buhok ko medyo maninipis na yung hibla. Okay lang kung ang buhok mo is makakapal ang hibla, kaya yun. Pero pagka ganun, huwag niyong isabay. So ayan, ayan na guys. So maglalagay lang tayo ng konti. Unahin natin dito ang side na to. Dapat yung paglagay is wag hanggang mula sa wag sa anit kasi medyo mahab dito eh. Maano to sa mata guys, mahab dito sa mata. Malalaman mo pagka Brazilian yung ina-apply sa inyo sa salon kasi mahab dito sa mata. Lumuluha ka. Pero pagka ina-applyan kayo na kunwari sinasabi nila Brazilian, tapos wala ka namang naramdaman na parang wala kang naamoy. Medyo mapaano kasi mabaho yung, hindi naman siya mabaho, may ano naman na mabango ang Brazilian. Kumbaga, mahapdi siya sa mata o kaya wala kang maaamoy na ano, tubig yung nilagay sa tubig yung nilagay sa buhok mo. May mga ganong salon guys, sinasabi nila, oh, sige, reband Brazilian, mura lang. Lalo na yung mga nagpo-promo-promo. Watch out kayo guys kasi minsan may halong tubig na nilalagay nila. Mas maganda talaga pag nag-apply nito yung ibang tao yung mag-apply para na yung buhok mo na si section. Pero pag ikaw kasi hindi mo masyado makita kung saan mo na nilalagyan banda. So ayan, nararamdaman ko na yung hapdi sa mata ko. Ayan na guys, na nararamdaman ko na yung hapdi ng mata ko. Lumuluha na siya. Lumuluha ako gabi-gabi. Ayan, kalagay ng Brazilian. Tapos ibababad natin ng 30 to 45 minutes. Pwede na yun. Tapos hindi to siya inaanlawan para kapit na kapit. Saka natin paplantsyahin. So, ayan, nalagyan na natin yung likuran, pero hindi ko sure kung naano siya lahat. Pero suklayin na lang natin yung mamaya ng suklayin na lang natin ng suklayin.
medyo mahapdi sa mata, kaya lagay natin ito. Yung ating buhok. Ito yung mahirap pag ikaw mismo yung lalagay ng Brazilian sa buhok mo. Maganda ang Brazilian treatment pag ang buhok mo is yung galing sa riband na nasunog. Yun. Pero kung magpa-riband kayo, na maganda naman yung buhok nyo, mas maganda na partner dun is riband cello o riband cellophane. So, ayan guys. Wala na. Naubos ko na. Lagay. Susuklayan na lang natin ang susuklayan para kumalat yung gamot. Maganda rin tong Brazilian pagka yung buhok mo is na bleach. Yun. Yung hindi nyo masusuklay kasi buhol-buhol na yung dulo. Yan, maganda yun. I-treat nyo ng Brazilian. Madali lang siyang suklayin. Yan, so ibabad muna natin ng kahit 30 minutes. So, update ko kayo mamaya. So, ayan guys, nag 45 minutes na yung buhok natin. 45 minutes na natin nababad. So, ang gagawin natin, i-dry na natin. Dapat kailangan, ano, tuyong tuyok. Hindi natin inaalawang. Kailangan tuyong-tuyo siya para pag sinaklansa natin, ma-shine-shine siya na malambot. So, ayan, mainit na yung plancha natin. So, pwede na tayo mag-start mag-plancha. Ito tayo magsimula sa buhok nyo guys, isi-section nyo yan ng ano. So, pwede na yung medyo makapal konti. Kasi hindi naman ito pang riband eh. Pero maganda yung Brazilian na yung plancha mo is pang riband. Wala akong comb tail. Usok. Plancha pag ikaw magplancha ng buhok mo. Yan. Ang ganda talaga siya pagka Brazilian treatment to. Ang lambot. Oh, di ba? Makintab na siya. Hindi ako nagtatrabaho sa salon. Mahirap mag-ano kasi mahal nga magpa-treatment. So pag nasa salon, nagtatrabaho ka sa salon, free na lang yung treatment. Init. Hindi ko mabuksan yung aircon kasi nabubugahan yung buhok ko. Matagal siya ma-straight. Yan. O, kita niyo yan. Shiny-shiny na siya.
treatment, guys, ito yung pinaka, kumbaga pinakamataas, hot oil. Una hot oil, tapos keratin, yung keratin na simple lang, tapos cellophane, tapos ito na Brazilian. Ito yung pinakamahal. Pagka mga branded talaga ng mga Brazilian, nasa 4,000, 4,500 dito, nasa mahigit 20,000, yung isang pack. Yung one set na yun. May shampoo, conditioner, tsaka yun yung pang Brazilian treatment. Yung buhok ko dati maganda to. Paano kasi yung bading na gumawa sa akin, nakatingin dun sa labas, nasunog tuloy yung buhok ko. Nakatingin dun sa mga naglalandi ang lalaki sa labas. Kaya yun. Nag-jorjor ang hair ko. Pero may pinapaalagaan ko sa friend ko rin bading. Yun yung partner ko sa salon. Siya naglalagay ng gamot.